Alright, yan. Sa magpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po sa inyong lahat mga kapatid ko kay Kristo. At ito po ang inyong abang lingkod, Brother Romel A. Palma, na katotohanan ay ating pag-usapan. At sa pagkakataong ito po mga kapatid, ay meron naman po tayong tatalakaying napakagandang topiko sa pagkakataong ito. Dahil meron naman po tayong nakita no, na isang video na kung saan po mga kapatid ay yun, si Mr. Curious Catholic ay napagkamalan na isa daw siyang pare. No? Saan nga ba kumuha ng detalye ang ating kaibayo sa pananampalataya at bakit ba naman niya na sabi na si Mr. Curious Catholic ay isang pare daw, no? Sabi niya. Sabi niya mismo, sa kanya nang galing yon. So, titingnan natin maya-maya ng kaunti mga kapatid, nung uusisain po natin yung kanya mismong reference kung gaano nga ba ito ka-legit para sabihin niya na si Mr. Curious Catholic ay isa daw na pare. So, sa pagkakataong ito ay atin naman pong tatalakayin itong ating kaibayo sa pananampalataya na nakakita mismo ng isang video ni Mr. Curious Catholic. At sa videong ito mga kapatid ay may napansin siya. That's why nasabi niya na itong si Mr. Curious Catholic ay isang pare. Ito ay hindi naman pala sigurado sa kanya mismong argumento o sa kanya mismong pahayag. At dito natin malalaman na ang kasunod pa niyang mga sasabihin, matitimbang po natin mga kapatid kung gaano ba yan ka-liable, gaano ba yan ka-legit. Kasi sa kanya palang akala ay nagkaroon na ng pagkakamali mga kapatid. So, iisa-isahin po natin yan no, sa pagkakataong ito. At ito po yung kanyang video. So, tingnan natin at panoorin natin mabuti ang kanyang video mga kapatid. Hello guys, what's up? Isang pinagpalang araw na naman po para sa ating lahat. And for today's topic ay magre-react tayo sa isang video ni Mr. Yan. Ang taong ito ay gumawa po ng content to react sa video no, ni Mr. Curious Catholic. Mr. Curious, patungkol po sa teaching niya about idols. Nag-react siya patungkol daw sa teaching ni Mr. Curious Catholic. Teaching ni Mr. Curious Catholic na about sa idols. Okay. And images, I think. And images. Ito sabi niya, I think. Po si Mr. Curious ay isa sa mga priest. Yan. Meron ngayong kasabihan sa kanta, no? Maraming namamatay sa maling akala. Maling akala yun, kapatid, no? Hindi po pwedeng maging pare po yan, si Mr. Curious Catholic, kapatid. Para ipaalam ko sa iyo kung sino ka man, ay hindi po pwedeng pare yan, no? Pwede kong pare ko, pero hindi pwedeng maging pare. Bakit naman hindi pwede? Kasi hindi po siya unang-una, hindi po siya napasok sa seminaryo. At pangalawa, hindi po siya na-ordain na pare, okay? Yan ha? Po ng mga Katoliko, so disclaimer lamang po, this content is not to degrade any religious group nor to insult them, but so disclaimer, this content is not to degrade, no, hindi para maliitin ang sino man. Even though sa iyo kapatid, itong ginagawa ko ay hindi rin para maliitin ka, kundi para sagutin din ang mga mali na mga paratang mo o mali na mga pinagsasabi mo, okay? What we are doing here is at tinutuwid lamang po natin ang mga katuruan na salungat po sa salita ng ating. Okay, so talaga naman, no? Tinutuwid lang. Okay? Ito naman aking talagang adhikain, no? Kaya nga katotohanan ito pag-usapan, pag-uusapan natin yung katotohanan at ito yung pagtutuwid sa tamang pag-uunawa. Okay, so huwag nating patagalin pa. Sige, go ahead. Let's dive in. Sige. Disclaimer lang po, tayo ay sumasagot lamang ng punto-punto sa mga tuligsa ng mga kapatid natin. At ang pinaka-main purpose rin natin dito ay para po makapag-educate no, sa mga kapatid natin Katolik. Ang pinaka-main purpose ni Mr. Curious Catholic ay para makapag-educate. So, ito siguro yung naging basihan niya, no, mga kapatid, para sabihin niya si Mr. Curious ay isang pare. To educate, in what aspect, in what topic? Upang hindi na tumalinlang no, ng mga maling turo ng mga kapatid natin. Upang hindi malinlang ng mga maling turo ng mga kapatid natin. Totoo naman talaga. Yun naman talaga yung adhikain. Kaya lang, merong mga tao na nasasaktan siguro sa katotohanan and then they object, they make their video na yung katotohanan ay babaloktutin at gagawing mali. Nako. Antay Katoliko. Okay, so naintindihan ko guys ang intensyon ni Mr. Curious kundi ang proteksyonan lamang po ang kanilang pananampalataya. Ang sabi niya, naintindihan niya daw ang intensyon ni Mr. Curious na proteksyonan lang ang pananampalataya. Well, unang-una, no, ang pinaka-intensyon diyan ay proteksyonan ang katotohanan, kapatid, no? Kasi maling-mali ang kasinungalingan ang iyong papanigan.
Kaya ang panig ni Mr. Curious Catholic ay hindi panig sa kasinungalingan o sa kamalian na katulad ng sinasabi mo, kapatid. Kaya bilang isang Katoliko at sa tingin niya... Kahit ko nasabing kamalian, kasi mali ka unang-una sa pagkatao niya pa lang, sinabi mo na I think pare siya. So sana nag-research ka muna para hindi ka maggawang I think. Paano ka paniniwalaan kung hindi ka sigurado? You're not firm in what you are saying. Na kasi ang mga anti-Catholics is mali po ang kanilang mga pangunawa patungkol sa Biblia. Oh, totoo naman talaga, ang mga anti-Catholic ay mali ang pagkaunawa sa Biblia. Isa ka na doon. Okay, patuloy tayo. Oh, sige, patuloy mo. Paliwanag naman ang sinasabi sa Isudo 20 verse 3 to 5 na ang sumasamba sa anumang ilalang sa langit, sa lupa, sa tubig, o ito rin ang isang Diyos, ay labag sa kautusan ng mag-iisang tunay na Diyos. Bakit? Tutol ka ba doon? Labag naman talaga yon sa kautusan. Yung Exodus chapter 20 verse 3, yung magkaroon ka ng ibang Diyos, di ba? Okay, so at least guys, no, alam pala ni Mr. Curious ang Exodus chapter 20. So sabi niya, hindi parang sa pagkakaintindi ko sa kanya mga pinagsasabi. Parang naman, hindi naman sasigurado. Siguraduhin mo kasi parang hindi ka maging parang-parang. Isa, okay lang na gumawa ng mga imahen tsaka mga ribulto as long as na hindi ito sinasamba. O totoo naman, okay lang naman talaga. Bakit hindi ba pwede? Saan ba pinagbabawal na? O okay, bawal ang gumawa ng imahe na hindi sinasamba. May mababasa ka bang ganoon? Wala naman. Pero kung titingnan kasi natin. O titingnan mo ano? 20 verse 4? Tingay sa Biblia. O Biblia ang translation. No, ang sabi sa Exodus chapter 20 verse 4. Oo, yun lang nga eh. Ah, okay. So ganito pala yon. So they will stick again and again and again and again sa kung ano yung nakasulat sa verse 4. Eh, yung ginamit po ni Mr. Curious, mayroong doon na verse 3 muna. Contextualization, kapatid. Huwag kang mag-jump down. No? Huwag kang mag-jump sa ganyang verse kasi mamamali talaga yung pagkakaunawa mo. Verse 5, explain natin ito guys ng maayos. O, explain mo ng maayos. Scholar ka ba? Grabe ko ha. Kasi pinakita lang ni Mr. Curious pero dinaanan niya lang pero hindi niya in-explain talaga ng mabuti. Sige nga, explain mo ng mabuti ha. Basta siguraduhin mo na tama. Okay. So, okay. Sabi sa Exodus 20 verse 4 to 5, thou shall not make unto thee any images. Or kita mo mga kapatid, ang dayang-daya oh. Ang nakalagay, thou shall not make unto thee any graven images. Ang sabi niya, any images. Yun. Doon pa lang, no, mga kapatid, dyan, dito pa lang ay makikita na natin na napakamali po mga kapatid ang kanya mga pinagsasabi, napakalayo po ng kanya pong mga paliwanag at saka yung pagkaunawa po mga kapatid sa Exodus chapter 20 verse 4. Kung ganyan ang kanyang argumento, thou shall not make an image, no? Kasi image, so all image, ibig sabihin, walang exemption, huwag kang gagawa ng kahit anumang imahin o larawan. Kung walang exemption kapatid, eh bakit meron ka ang video dyan na in-upload mo? Yung video na yan ay may image. Eh bakit meron kang Facebook account? Bakit meron kang YouTube channel? May mga image yan. Di ba paglabag yan, kapatid? Kung sasakyan natin ang argumento mo in a literal sense, nako, talagang dapat burahin mo na yung Facebook mo, burahin mo na yung YouTube channel mo, burahin mo na lahat ng mga pictures mo, wala na lahat. Dahil kapag sinabi mo sa akin, iba naman yan yung pictures brad sa image, bakit ang pictures hindi ba image? Kahit elementary, makaka-identify ng picture at image. Isa lang yan. Kung anong pictures, image yan. At sinabi nga ng Panginoon, no, kung babasahin po natin mga kapatid, tutol na tutol sila sa image, pero kung babasahin natin mismo, okay, dahil sila ay maka-King James Version, gamitin natin yung King James Version para mas maganda sa kanila mismong argumento. Ito, gamitin natin yung King James Version, ha? Ito po mga kapatid. And God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Sabi niyan mga kapatid, klarong-klaro ah. God said, let us make man in our image. Okay, so klaro pala dito mga kapatid na ang tao pala ay image. No, tayong mga tao ay image ni God. Kung pinagbabawal ang pagkakaroon ng image, kapatid, huwag kang haharap kahit kanino mang tao, ha? Huwag kang haharap. Kasi kapag nakaharap ka, ay naku, image yan. At kung ikaw naman na isang may asawa ka na, eh huwag kang magkakaroon ng anak mo. Kasi yung anak mo, image yan eh. O sana wala ka rin magulang kasi huwag kang magkakaroon ng image. Kung
is in a literal sense, yung pagkakaunawa po mga kapatid sa nabasa nating Exodus chapter 20, mamamali ka talaga dun. Mamamali ka talaga kapag in-interpret mo in a literal sense ang Biblia. Naku mga kapatid, ito yung dapat nating paghandaan. Yan ang dapat nating paghandaan na ma-encounter po natin, no? Na masilayan po natin mga kapatid yung maling pagkakaunawa ng ating mga kapatid o kaibayo sa pananampalataya, lalo't lalo na ang pinaka-paborito nilang pagsisitas, yung Exodus chapter 20 verse 4, no? Yung argumento niya ay napakagasgas na po mga kapatid. So balikan po natin mga kapatid yung argumento ng ating kaibayo sa pananampalataya, no? Exodus chapter 20 verse 4 to 5 daw, sabi niya ipapaliwanag niya daw. Yung nakalagay dito ay thou shall not make unto thee any graven images. Pero yung sabi niya, thou shall not make unto thee any images. So, yun doon pa lang mga kapatid, no, sa kanyang pinoproject at sa kanya mismong pinagsasabi ay mali-mali na po mga kapatid. So, paano ba yan? Sige nga, pakinggan natin yung kanyang paliwanag. Graven image. So, sabi sa King James, huwag kang gumawa ng kahit anong image or mga imahen. At kung... huwag ka daw gagawa ng kahit anong imahen, sabi sa Exodus. Kahit ano ah, no exemption niya mga kapatid. Uulitin ko po yung aking argumento kanina. Kung ipinagbawal ang pagpapagawa ng imahen at binasa po natin in Genesis chapter 1 verse 26 in King James version na ang sinasabi doon ay bawal, no? Bawal ang sabi niya sa 20 ng Exodus, bawal daw pagpagawa ng imahen. Dito doon naman sa Genesis chapter 1:26 ay magpagawa, no? Nagpagawa, sabi ng Diyos, let us make, no? Gumawa talaga ang Diyos ng tao at ang tao yun ay in the image of God. So, kung magkaganyan ang kanyang argumento, dapat hindi siya humarap sa kahit kaninumang tao. Kahit na sa nanay niya, sa tatay niya, sa lulo at sa lola niya, sa mga kapatid niya, kung may anak man siya, huwag siyang haharap, huwag siyang magkakaroon ng anak. Kasi, bawal para sa kanya ang pagkakaroon ng imahen. Yan ang literal na sense. Alam niyo po mga kapatid, meron akong experience noon. Isang napakatalinong INC na naging co-working student ko noon ay, nako, magaling sa klase. Dumating yung time na kami po ay nagkaroon ng argumento dahil nakita niya na nagbabasa ako ng Biblia at kinontra ba naman yung mga imahe ng mga Katoliko. At sabi niya, sinasabi sa Bible daw, tinulungan ko sa how to cite. Sabi ko, ito ba yung sinasabi mo, Exodus chapter 20 verse 4? Sabi niya, oo yan, bawal di ba, bawal na magkaroon kayo ng mga imahe. Bakit meron kayo noon? Napakasimple yung sinagot ko sa kanya mga kapatid. Sabi ko sa kanya, kung bawal, bakit meron kang Facebook? Bakit may profile ka doon? Bakit meron kang account na yan? So, dapat erase yan. And biglang nabago mga kapatid. Sabi, except dyan. Binalik ko. Saan mo naman mabasa dyan? Dyan mismo sa Exodus chapter 20 verse 4, na bawal ang imahen except lamang sa Facebook. Okay. Dadagdagan natin ngayon. Saan ipinagbabawal sa Biblia ang pagpapagawa ng imahen except, no, o maliban lamang, no, maliban sa video na mayroong imahen, sa Facebook na mayroong profile, sa YouTube na mayroong photos or pictures again, at sa kahit saan man, kahit sa email, mayroong mga photos dyan, mayroong mga images dyan. Kung bawal, bakit mayroong kang cellphone? Nagpo-produce yan ng image. Bakit mayroong kanyan? Dapat itapon mong cellphone mo, itapon mong laptop mo, itapon yung TV nyo, itapon mo lahat na may mga connection sa image. No? Durugin mo, basagin mo kung kanyan ang gusto mo. Hindi naman kasi ganyan ang tamang pagkakaunawa, pero sige, pakinggan ka namin para mapagbigyan natin yung sabi mong ipapaliwanag mo ito. Titingnan naman natin guys sa NIV, New International Version, na sabi dito, you shall not make for yourself an idol. Eto na, magkukonclude na siya mga kapatid ha. NIV translation, idol. Tama yung nakalagay dyan, no? Idol. Pero doon naman sa Exodus chapter 20, verse 4 na King James version, graven images, at nag-conclude sa agad na alam ko na yung magiging kadadatnan nito ng idols at image, gagawin niyang isa yung kaulugan mga kapatid. So ang sabi sa King James, image. Sabi ko na nga ba sabi sa King James, image or imahen, sabi naman sa NIV ay idol o irebulto. Ha? Ano yung idol yung rebulto? Naku naman. Kita niyo yung yung definition niya mga kapatid, idol daw ay rebulto. Saan kaya siya kumuha ng definition na ang idol ay rebulto? Okay. Tayo mga kapatid, no, mag-search kayo. Ang ibig sabihin ba ng idol rebulto? Ang lahat ba ng rebulto idol? Ang lahat ba ng imahen idol? Naku naman. Sige nga kapatid. Ang sabi naman sa NIV, idols. Kaya nga hindi tayo gumagawa ng idols tsaka mga images kasi ito ang sinasabi ng Biblia. Oh,
hindi daw gumagawa ng mga idols tsaka mga images. Tsaka, ibig sabihin, magkaiba yun. Sa kanya palang paliwanag ay dito na madidistinguish natin mga kapatid, we can identify na iba yung idols sa image. Tsaka, no? Ng idols at tsaka. Ibig sabihin, magkaiba yun. Idols at tsaka. May tsaka sa eh. O, ibig sabihin, iba. No? Dinidistinguish niya. Iba yung idols, iba yung image. Pero bakit ba naman ginagawa niya ngayon ay kinukumbine niya, iniisa niya lang. Huwag kang gumawa. Hindi pa yan ginawang Diyos o hindi pa yan sinasamba. Ang idols pala hindi sinasamba mga kapatid. Naku naman. Okay. Kaya pala, no? Kaya pala, naunawaan ko na ngayon. Kaya pala, hindi niya mabuti yung paliwanag ni Mr. Curious Catholic kasi sa kanya mismong paliwanag, no? Sa kanya mismong pagkakaunawa, I mean, ay meron na pong kamalian. Malaking pagkakamali na po. Kaya naman pala. Okay? Okay. Ang sabi dito, huwag kang gumawa. At ang sabi sa verse 5, you shall not bow down to them or worship them. Yan! Sana naunawaan mo yan, kapatid. Ang sabi dyan, you shall not bow down to them or worship them. Huwag mo silang sasambahin. Eh, hindi naman sinasamba ang imahe ng Katoliko eh. Para sa'yo kasi, sinasamba. Kung sinasamba na yung imahe ng Katoliko, ay naku kapatid, no? A-agree ako sa'yo na mali talaga. Pero as long as hindi namin sinasamba, as long as hindi namin wino-worship ang imahen, kapatid, wala pong masama doon. Alam mo ba ano yung masama? Masama yung bunganga mo dahil nagpapalabas ka ng kasinungalingan. Ang totoo, binabaluktot mo at ginagawa mong sinungaling. No? Yun yung katotohanan. So, sorry no? Kung, sorry din ha, dahil nagsabi ako ng katotohanan na mali ka. Medyo offensive ito sa mga kaibigan na... Oh, yes, talagang napaka-offensive na sabihin kong mali ka, no? At kasinungalingan ang pinagsasabi mo. Ating mga Catholics, oh, kasi tama naman talaga yung paliwanag ni Mr. Curious Catholic. Mali naman ang pagkakaunawa mo. Minamali mo. Katotohanan na nga. Binabaloktot mo pa. Eh, kahit na sa iyong salita, sabi mo nga eh, no? Idols tsaka image. Ibig sabihin, magkaiba yun. Iba yung idols, iba rin yung image. Pero ang sabi kasi sa Biblia, mga kaibigan. Oh, yes, kaibigan. You shall not make for yourself an idol or any kind of images. Any kind of images? Saan mo nabasa yan? Dumadagdag ka yata eh. Kahit sabihin natin any kind of images, okay, granting. Yan yung sinasabi na huwag gagawa ng kahit anumang imahin. Okay, tanong ko sa'yo. Dapat burahin na ba ang Facebook mo? Dapat burahin na ba ang YouTube mo? Dapat, no? Itapon mo na ba ang cellphone mo dahil nagpo-produce ng image kasi may camera? Dapat basagin ba ang TV dahil merong image na makikita? 'Yun ba ang dapat nating gawin, kapatid? Pakiklaro nga. Okay? Okay. Anything in heaven above or on earth. So, huwag kang gumawa. Pag sinabi ka sa natin, huwag kang gumawa, ibig sabihin, huwag kang gumawa. Oh, pag sinabing huwag kang gumawa, ibig sabihin, huwag kang gumawa. Anything, no? Image sa, ano doon, no? Sa langit. Sabi, pag sinabing huwag kang gumawa. Puro ikaw, ngawa ka ng ngawa. Eto, kapatid, no? Alam ko naman, siguro, na hindi lingit sa iyong kaalaman ay nabasa mo na rin ito. Pero, ipapamukha ko pa rin sa iyo yung totoong katotohanan. Hindi yung kasinungalingan mo. Yan, eto. Basahin natin sa King James Version na kasi ito yung kinukot mo eh. Sabi dito, yan, sa 28 verse 18, and thou shall make two cherubims of gold, of beaten works shall thou make them in the two ends of the mercy seat, and make one cherub on the end, in one end, and the other cherub on the other end. Even on the mercy seat shall ye make the cherubims on the two ends thereof, and the cherubims shall stretch forth their wings on high, covering the mercy seat with their wings, and their faces shall look one to another. Toward one mercy seat shall the faces of the cherubims be. So sinasabi diyan, oh, na magpagawa, no? Ano yung cherubim? Nasaan ba yan? Alam mo na yan ay nilikha, no? Na hindi dito sa mundong ito, kundi nasa langit yan. So, imaheng nasa langit, pinagawa ng Diyos. E bakit hindi ka dyan nagreklamo? Yan. Kung basahin natin mismo sa Tagalog na translation, ito ha. At gagawa ka ng dalawang cherubing ginto na yari sa pamukpok iyong gagawin sa dalawang dulo ng luklukan ng awa. Gawin mo ang isang cherubim sa isang dulo at ang isang cherubim sa kabilang dulo. Kaputol ng luklukan ng awa. Gagawin mo ang mga cherubim sa dalawang dulong niyaon at ibubuka ng mga cherubim ang kanilang pakpak na paitaas. Naliliman ang luklukan ng awa na kanilang mga pakpak na kanilang mukha ay nagkakaharap. Sa dakong luklukan ng awa, ihaharap ang mga mukha ng mga
Kerubin. So yun naman pala, klarong-klaro naman eh. Mismo ang Diyos ay nagpagawa na ng imahin. Isa pang version, lalagyan mo ng dalawang kerubing ginto ang dalawang dulo nito. Like, ano yung sinasabi dyan? Yan ay patungkol sa Ark of the Covenant. Ito ah, ang dalawang tapyas na bato ng kasunduan, sa verse 16 natin umpisa na pagbasa, ibibigay ko sa iyo, ay ilagay mo sa kaban. Yan, Ark of the Covenant yan. Gumawa ka ng luklukan ng awa na yari sa purong ginto. Ang haba nito ay 1.1 metro at 0.7 metro naman ang luwang. Lalagyan mo ng dalawang kerubing ginto ang dalawang dulo nito. Tig-iisa sa magkabilang dulo. Ihihinang ang mga kerubing upang ito at ang luklukan ng awa ay maging iisang piraso. Gawin mong magkaharap ang dalawang kerubing na parehong nakatungo at nakabuka ang mga pakpak na nilukluban ng luklukan ng awa. So, klarong-klaro dyan. Napakaklaro naman dito sa nabasa natin sa Exodus chapter 25 verses 18 to 20 na ang Panginoong Diyos mismo ay nagpagawa ng imahin. E bakit? E bakit kontrang-kontra itong ating kaibayo sa pananampalataya sa pagpapagawa ng imahin bagkus ang ating Panginoon mismo ay nagpagawa ng imahin? So ito po mga kapatid, no? Kaya nga maging mapagmatsyag po tayo mga kapatid at maging mapagpanuri po tayo sa mga kaibayo natin sa pananampalataya na naglalagay po ng kanilang sariling pagkaunawa sa Biblia. So yun, at ipagpatuloy po itong ngawa ng ngawa natin kapatid. Ipatuloy tayo. Asa mo lang ang tunay na katuroan ng ating simbahang Katoliko na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo? Malina. Okay, so kiniklaim guys ni Mr. Curious na ang Katoliko daw is itinatag ni Hesukristo. Okay, ikiniklaim daw ni Mr. Curious mga kapatid na ang Katoliko ay itinatag ni Kristo. Kung hindi ka naniniwala kapatid, ipakita mo sa akin ang referensya mo na hindi si Kristo ang nagtatag ng Katoliko. Meron ka ba nun? O meron ka lang sa bibig mo na magsasabi na hindi si Kristo ang nagtatag? Meron ka ba nun? O baka naman gagawa ka lang ng kwento para paniwalaan ka sa sarili mong anino? Yan. So dapat, kung may alam, dapat ipakita mo ang iyong nalalaman. Hindi yung, nako naman, o object ka lang, wala ka namang reference. Sige nga, tingnan natin kung meron kang reference. But sorry to tell you, Mr. Curious. Sige, okay. Accepted. Go ahead. Hindi kita papahintulutan. Oh, sige. Oh, bakit mo hindi papahintulutan? Sa kasinungalingan mo. Oh, okay, sorry talaga. At sa buong mga kaibigan natin dyan. Na wala po talagang basihan sa Biblia. Walang basihan sa Biblia. Okay. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, kung hindi si Kristo, sino at saan ang iyong reference? Huh? Ano ba yung relihiyon mo? Ano ba yung relihiyon mo? Sige nga, tingnan natin. Baka malaman pa natin kung sino yung founder nyo. Kung biblical support na magpapatunay. Walang biblical support. Yung Mateo 16:18. Sabi ng Panginoon, itatayo kong aking iglesia. Singular yon, isa lang simbahan doon. Anong simbahan yon? Sa inyo ba yon? Sige nga, ipakita mo yung ebidensya mo na sa inyo yon. Wow! Baka nag-dreaming ka lang, kapatid. Tay, sa salita. Oh, ikaw nga, salita ka ng salita. Hindi mo naman nga napapakita. Ni Mr. Curious na ang Salita mo nga eh, hindi rin mapagkakatiwalaan. Hamakin mo naman, sabihin mong pare ang hindi pare, at sabihin mo namang na susuri-suri ka pa dyan na ano, na mali ang claim lang daw, pero ang tanong, saan yung ebidensya mo? Wala naman. Katoliko ay itinatag ni Hesukristo. Oh, tama naman, Katoliko ay itinatag ni Hesukristo, ng Panginoong Hesukristo mismo. Wala pong ganyang talata sa Biblia. Okay, saan yung talata sa Biblia rin na ang simbahan mo itinatag mismo ng Panginoong Hesukristo? Sige nga, I challenge you. Ipakita mo na kung anong kinaaniban mo, ha? For example, ikaw ay born again. Sabihin mo dyan sa Biblia, born again, itinatag ng Panginoong Hesukristo. So saan dyan? Sige. Kung ikaw man ay saksi ni Jehovah, saksi ni Jehovah, itinatag ng Panginoong Hesukristo. Sige. Sa Biblia, ha? Ibabalik ko sa yung argumento mo sa Biblia, ha? Ha? Okay. Kasi kung referensya, okay, sabi ng Panginoon sa Biblia, 16:18, okay? Sabi dyan, itatayo ang iglesia sa pamamagitan ni San Pedro. At si San Pedro ay kinikilala mismo ng simbahang Katoliko na unang ipinagkalooban ng Panginoon Hesukristo ng simbahan. O, yan. Okay? Mayroon mga biblical passages dyan na mga supporting sa inyo.
saan ba kayo connected? Okay. Kami kasi connected kami kay San Pedro na siya mismong pinili ng Panginoon Jesucristo na sa pamamagitan ni San Pedro ay maitatayo ang iglesia o yung simbahan. Singular po yun. Hindi po yun maraming simbahan. Okay? So, iisa lang. Kung ikaw naman ay nag-claim na tama ka, sige, ipakita mo yung tama mo. Okay? Huwag yung puro lang tama sa bibig mo at sa dila mo. Okay? Sige. Pakita mo. Patuloy tayo. Pakita mo muna. Saan yung reference mo? Wala naman palang reference. Kita mo, kapatid, ha? Klarong-klaro yan. Yo? Magsisinungaling siya para yung katotohanan ay gawing sinungaling. Okay, kita mo lang, ha? Wala naman palang ipapakitang reference. No? Magbubunga nga lang, wala namang ipapakitang reference. Naku, magkaganyan, napakadelikado niyan, mga kapatid, na magbubunga nga ka lang, tapos wala ka naman palang reference. Kung alam niyo po yung Facebook account ko, ay naipost ko na po dyan. Nasa New Book of Knowledge, Volume 16, page 287, ang reference po natin, na Katoliko ay tinatag talaga ng Panginoong Jesucristo. Kaya, no, without the doubt, no, kayo po mga Katoliko, ang totoong iglesia, ang totoong itinatag ng Panginoong Jesucristo. At hindi po sila. Kasi wala naman pong maipapakita, no, sila na reference o na ebidensya na sila itatag ng Panginoong Jesucristo. Wala po silang maipapakita na tatag po sila ng Panginoon. Bagkos ang ipapakita lang po nila, mga kapatid, ay yung kanilang pagkakaunawa lamang sa Biblia in their own or self-interpretation. Sige nga, pagpatuloy natin. Ang tunay na purpose ng mga rebulto, ang mga sagradong imahe sa ating simbahan at tahanan ay nilaan upang gisingin at alagaan ang ating pananampalataya sa misteryo ni Kristo. Sa okay, ito na. Catechism of the Catholic Church 1192, dahil Catechism of the Catholic Church ito mga kapatid, no? 1192, so dapat ang magbibigay ng pagpapaliwanag dito, hindi naman siya Katoliko. Okay? Hindi naman siya Katoliko. Bakit siya magpapaliwanag ng Catechism of the Catholic Church? Katoliko ka ba? Naku naman. Okay. So, tingnan natin. Bago natin siya pagbigyan, no, ay atin munang tingnan ang katekismo na sinasabi dito. No? Sinasabi dito, mga kapatid, sacred images in our churches and at home are intended to awaken and nourish our faith in the mystery of Christ. O, hindi naman pala sinasabing sinasamba dito. Eh. Through the icon of Christ in His works of salvation, it is He whom we adore. Okay? Through sacred image of the Holy Mother of God, of the angels and the saints, we venerate the persons represented. Okay, sigurado, lilikuin niya naman yung katotohanan dito. Sasabihin niya naman, oh, adore, oh, ibig sabihin, sambahin. Eto, sige, pakinggan natin muna siya bago natin ibigay yung paliwanag. Sige kapatid, go ahead. Pagpatuloy ka sa kasinungalingan mo. No? So sabi niya, ang mga imahin pala yung mga inilagay sa mga bahay natin, mga bahay, no? Kaya pala ang mga kaibigan natin mga yun, muntik na siya. Bahay natin daw, sabi niya. Baka meron sa kanila. Tinatago mo lang kapatid, ha? O sige, patuloy. Patuloy ko. Kaya pala sige, patuloy mo. Meron sila mga altar doon, mga imahin sa mga rebulto para mapanatili, no? Ang kanilang pananampalataya. Huwag nating kakalimutan, guys. Sabi sa Hebrews chapter 11, verse 1. Sige, nag-jump na sa Hebrews 11 verse 1. Ano yon? Sige, basahin muna natin dito, no? Hebrews 11 verse 1 para okay naman, no? Bago bigyan ng pagpapaliwanag, basahin muna natin ang Hebrews 11 verse 1. Sinasabi dito mga kapatid ay ganito po. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at hindi katyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Sige nga, paano niya i-coconnect yan? Sige kapatid. Now faith is being sure of what we hope for, uncertain of what we do not see. So ang sabi sa Biblia, ang pananampalataya ay ang paniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. So kung ang ating paniniwala ay nakabase dahil sa ating mga nakikita, ibig sabihin hindi ito tunay na pananampalataya. Okay, sige nga. Basahin mo sa akin sa Biblia na kapag nakabase ka sa nakikita ay hindi ito tunay na pananampalataya. Sige nga, meron kang ganon? Okay. Ang Biblia, nakikita mo ba? Hindi. O, nakikita yan, kapatid. Sinungaling lang ang magsasabing hindi yan nakikita ang Biblia. Ang mga letra dyan sa Biblia, nakikita mo? Hindi. Ay, nakikita pala, kapatid. Sinungaling lang ang magsasabi siya na hindi niya nakikita yung mga letra sa Biblia. Eh, bakit naniniwala ka dyan sa nakasulat? Nakikita mo yan? Naku naman. Grabe ka mag-akusa, kapatid. Yung logic mo, napaka-illogical. No? Ewan ko lang. Meron ka pa bang logic? Nakikita mo ba o hindi? Eh, pag sinabi mo sa akin hindi, eh, bakit nababasa mo?
Ang galing mo ah. Baka nag-i-imagine ka sa blank na page, no? Tapos nagsasabi ka lang ng kung ano-anong gusto mong sabihin. Grabe ka ha. Sige nga, patuloy. I know that it sounds so offensive, pero... Sa'yo, offensive. Kasi ang katotohanan naman talaga ay nasa Katoliko. Na hindi naman talaga sinasamba ang imahe ng Katoliko. At ang imahe na yan ay to remind us na mayroong Kristo. Eh sa inyo, paano kayo nare-remind? Po, wala po tayong ibang kinukunan po ng salita o katotohanan kundi ang salita lamang po ng ating Panginoong Hesus. Ang problema kasi, ang kinukuha mo kapatid na sinasabi mong salita ng Panginoong Hesus, translated yan. At hindi mo siguro matanggap-tanggap yung katotohanan yan. At kung tanggapin mo man, ako baka magkatoliko ka. Kasi kung talagang truth seeker ka, ay aalamin mo kung paano nagkaroon ng Biblia ang ginagamit mo ngayon na meron ng translation. Bago nagkaroon ng translation, sa original text nito, paano nagkaroon na na-compile yan from Old Testament to New Testament? Yun ang sana na pag-aralan mo muna. Kapag alam mo na, kahit na siguro malaman mo na sa Katoliko at hindi mo talaga tatanggapin, may problemang malaki dyan, hindi na ang Katoliko, hindi na ang simbahan, kundi ikaw mismo. Bakit? Kasi naniniwala ka na sa sarili mo, no? Kung nananaginip ka ngayon, nako, talagang tulog na tulog ka. No? Sana ay magising ito mga kapatid, yung pagkakatulog ng kapatid natin sa kanya mismong mga pagbabali ng katotohanan, no? Pagsisinungaling sa katotohanan. Totoo na nga, iibahin mo pa yung katotohanan. Paano ka ba kapatid? Yan, sige. Ng Biblia, I mean. Okay, no? So, yun po. Ibig sabihin, kung wala na po ang mga ribulto tsaka mga imahin, parang pinapalabas na rin po natin na mawawala na rin ang ating pananampalataya. Hindi po ganun, miss. Kung wala ang mga ribulto at mga imahin, mawawala ang pananampalataya. Hindi ganun yung point. Hindi ganun yung point, kapatid. Ang point na yan, point mo lang. Ang sinasabi dyan, availability. Kung merong imahe na magpapakita sa akin o magpaparemind sa akin na mayroong Kristo na nagpapako sa krus, nagpakasakit para sa kasalanan ko, na kung malaking impact yan sa akin kapatid, sa'yo wala kasing impact, kasi ewan ko lang, may pakialam ka ba sa pagpapakasakit ng Panginoong Kristo? Paano ba sa inaalala? Sir Curious, patuloy tayo. O sige, patuloy. Panginoon ang ikon ni Kristo at ng kanyang mga gawa ng kaligtasan, siya ang ating sinasamba. Sa pamamagitan ng mga banal na imahe ng banal na ina ng Diyos, ng mga anghel at ng mga santo, iginagalang namin ang mga taong kinakatawan nito. Okay, so wala tayong problema guys sa paggalang sa mga apostles, especially sa earthly mother po ni Jesus. Kasi meron kasi ako nakausap guys na isang Catholic faith defender. Tinatanong ko sila kung bakit sila nagpipray in every time merong patay, pinagdadasal nila para maligtas ang kaluluwa ng namatay. Okay, so tinanong ko yung kaibigan kong Catholic faith defender, sabi nila kinakausap nila si Mary na hinihiling nila na sana'y sabihan niya si Jesus na iligtas yung kaluluwa ng kaibigan naming namatay. Maging ang mga apostles, mga saints, ay hinihiling din nila na sabihan si Jesus na iligtas yung kaluluwa. Number one guys, wala pong ganun sa Biblia. Gaano ka kasigurado na walang ganun? Na walang intercession of prayer of the saints? Gaano ka kasigurado? Baka isang chapter lang siguro ng Biblia ang nabasa mo kapatid, tapos nagsasabi ka ng walang ganun? Gaano ka kasigurado kung magkaganon? Okay, tingnan nga natin sa paborito nila mismong King James Version. Tingnan natin kung wala nga bang mababasang prayers of the saints. Okay? Pag mayroong prayers of the saints kapatid, nako, dapat bumalik ka na sa totoong simbahan ha. Ito, basahin natin sa King James Version mismo. Revelation chapter 8, verse 4. And the smoke of the incense which came with the prayers of the saints ascended upon before God out of the angel's hand. Ano yung nabasa? Prayers of the saint. Meron palang ganun kapatid. Meron palang prayers of the saint. Paano yan ngayon? Paano yan? Kung mag-object ka na si Mama Mira ay hindi saint, ano siya? At sinasabi mo na walang ganoon, walang prayers of the saints, hindi totoo 'yon. Paano yan? Meron akong nabasa sa Revelation chapter 8 verse 4. King James Version. Paano yan kapatid? Paano mo i-reconcile yan? Maniniwala ka na ba na mayroong prayers of the saint? Sige nga. Kahit na siguro pakitaan ng ebidensya to, hindi ito maniniwala kapag sirado na yung isip nito. At tinanong ko siya, bakit ganun bro?
Bakit niya hindi ka naniniwala? Eh, bakit ganun? Kasi meron kaming basihan sa Biblia. Ikaw, wala. Sabi niya, naalala mo ba nung time na sa kasal ng Kana, wala nang wine, no? Wala nang wine yung sa kasal. So, ang ginawa ni Mary, kinausap niya si Jesus. At ang ginawa ni Jesus, gumawa siya ng wine. Sabi nila, ganun din daw sa kaligtasan. Pag ang ina na daw ni Jesus ang maghihiling kay Jesus, hindi daw sa makahindi kasi ina niya yun eh. Oh, so sino ba ang makahindi kung ina mo na yung humihiling sa iyo? Tama yung argumento. Sino ba ang makahindi kung ina mo na ang humihiling sa iyo? Totoo naman kasi nangyari yan sa John chapter 2 sa kasal sa Kana. Eh, tutol ka ba doon? Ang tanong, tutol ka ba doon sa nangyari sa kasal sa Kana na ang mismong ina ng Panginoong Hesukristo na si Mama Mary ay yun, no? Naging tulay upang magkaroon ng magandang kasiyahan doon mismo sa celebration ng kasal. Dahil doon sa sinabi ng ating Inang Birhen Maria sa ating Panginoong Hesukristo. Kahit nga sabi ng Panginoon, kahit nga hindi pa yun dapat time eh. Pero dahil mismo ang kanyang ina ang nagsabi, ay naniwala, ay ginawa. Pero ikaw mismo, sige nga. Kaya nga, yun yung paraan nila para maligtas pa yung kaluluwa. Sounds tama, no? Para ba? Oh, yun pala. Sounds tama naman pala. Tama naman pala eh. Ang kung sa isip lang ng tao, din yung taong nakikinig is walang basihan, wala siyang understand. Paano walang basihan? Kasi meron nga nabasa ako, Revelations 8:4, Prayers of the Saint. Ikaw, wala kang basihan, ngawo ka lang dyan. Standing sa Bible, baka maisip niya, parang tama ano? Pero sa totoo lang guys, parang tama, pero yung parang hindi pa rin yung tama. Kasi walang ibang tama mga kapatid. Is yung Biblia lamang. Lahat ng mga practices natin na outside sa Biblia or walang biblical basis, eh hindi yung katotohanan. Yan, sabi niya, lahat ng practice daw, yan, makinig kayong lahat, no? Lahat ng mga reliyon, makinig kayo sa kanya. Lahat daw ng practice na wala sa Biblia ay hindi tama. Okay, tanungin kita. Dapat wag mo nang i-practice to, ha? Araw-araw, ha? Okay, saan mo mabasa dyan sa Biblia na ang Panginoong Hesukristo ay umihi? So, ibig sabihin, wag kang iihi kasi hindi siya umihi. Dumumi. Huwag kang dudumi araw-araw, ha? Kasi hindi mo yan mababasa sa Biblia. Practice mo yan. Okay? Yan lang. Okay. Sa dalawang tanong na yan, eh, kailangan mo mo nang i-reconcile yan. Oh. Umihi, dumumi, at saka, kailangan maipakita mo sa Biblia yung reference mo, ha? Na sabi mo kasi, lahat ng practice na wala sa Biblia ay mali. Oh. Ibig sabihin, kailangan lahat ng practice ay napasok sa Biblia. Biblia lamang. Ito naman, karugtong na tanong dyan. Saan mo rin mababasa, no, sa Biblia, kasi ang practice nyo, sabi mo kasi ang basihan ng katotohanan ay sa Biblia lamang. Okay, saan mo mababasa sa Biblia na ang Biblia lamang ang basihan ng buong katotohanan? Okay, buong Biblia ha, I'm referring to the Old and New Testament, whole, hindi cutted, no, hindi partial, whole, Old and New Testament, Bible, yan ang basihan ng katotohanan. Saan mo mababasa sa Biblia yan? Okay? Kung may maipapakita ka, naku, tingnan natin. Atin ding evaluate kung tama yung pagkaka-deliver o pagkakaunawa o pagkakabigay ng talata mismo. Yan. Sige, patuloy. Maganda lang pakinggan, pero ang Tama, yan. Maganda lang pakinggan na sinasabi mo na ikaw ay nasa katotohanan kasi gumagamit ka ng Bible, eh si Satanas gumagamit ng Bible. Bakit? Magkapareho ba kayo? Porke ba gumagamit ng Bible sa katotohanan? Si Satanas gumamit ng talata sa Biblia? Nasa katotohanan ba yun? Ibig sabihin, tama yun? Ibig sabihin, magkasama kayo yun? Katotohanan, mali pa rin yun. Oh, okay, tama, patuloy tayo. Bagamat may imahe tayo ni Kristo sa ating pagsamba, na hindi naman ito napapalitan ang taong nilalarawan ito. Katunayan, kung ano man ang ating pinapakita sa pag-alang natin sa kanyang mga larawan, ay binibigay natin ito sa kanya. Ang pag-alang ng mga Kristiyano sa mga imahe ay hindi salungat sa unang utos na naguhudyat ng mga idolo. Okay, no? So, sinabi ni Mr. Curious, no, na hindi daw salungat ang paggalang sa mga idols at sa mga imahin. Pag sinabi kasi... Idols at imahin? Sinabi ba ni Mr. Curious na hindi salungat ang paggalang sa mga idols? Napakasinungaling talaga ng taong to, ha? Okay, let us repeat kung sinabi bang hindi salungat ang paggalang sa mga idols, ha? Ito, sabi ni... Okay. Katunayan, kung ano man ang ating pinapakita sa pag-alang natin sa kanyang mga larawan, ay binibigay natin ito sa kanya. Ang pag-alang ng mga Kristiyano sa mga imahe ay hindi salungat.
at sa unang utos na naghuhudyat ng mga idolo. Klaro ha, sa mga imahe, hindi idols. Pero itong sinungaling na ito, sasabihin, idols daw yung sinabi ni Mr. Curious. Okay, no? So, sinabi ni Mr. Curious no, na hindi daw salungat ang paggalang sa mga idols saka sa mga imahin. Yan, sa mga idols at saka sa mga imahin. Kita mo lang, no? Alam mo talaga, mga kapatid, kung sino yung nagsasabi ng totoo at sino nagsasabi ng kasinungalingan. Kasi merong dagdag sa kanya, eh. Dinadagdagan niya ang salitang hindi naman sinasabi. No? Ang hindi naman sinabi mismo. Kayo, inulit po natin ng makalawang beses po natin na i-play yung kanyang sinight o yung kanyang kinuhang video. Wala pong binanggit na ang idols, no, ay katulad din yun yung paggalang. Wala po tayong ginagalang na idols. Nako naman. We never venerate idols, no? We never venerate idols. Kaya kapag naniniwala po kayo, mga kapatid, sa taong 'yan, nako, mamamali po tayo diyan, kasi ang idols po ay talagang ipinagbabawal po sa atin. That is against to the first commandment. Kaya nga Exodus chapter 20 verse 3, first commandment po yung pinag-uusapan doon. Ito po, basahin natin sa katekismo ng ating simbahan mismo, ano nga ba ang totoo o katotohanan tungkol po sa idols. The first commandment condemns polytheism. It requires man neither to believe in nor to venerate other divinities. Yan. Even kahit igalang mo ang ibang diyos-diyosan, no? Hindi talaga pwede. Against yan sa first commandments. Then the one true God. Scripture constantly recall this rejection of idols. Okay? Yan. Scripture constantly recalls this rejection of idols, of silver and gold in the work of men's hands. They have mouth, but they do not speak, eyes, but they do not see. These empty idols make their worshippers empty. Those who make them are like them. So are all who trust in them. God, however, is the living, who gives life and intervenes in history. Yan po, mga kapatid, ang napaklaro pong turo talaga ng simbahang Katoliko. Hindi po yan chismis, no? Nakatulad po ng ating kaibayo sa pananampalataya. Napaklaro ang ating pong pinapakita dito na ang simbahang Katoliko po, mga kapatid, ay kahit ang paggalang sa idols ipinagbabawal. Yan, ito, oh. Nor to venerate other divinities, yung idols, hindi po yung ginagalang. Naku naman, ikaw naman talaga, kung sino ka naman, eh, paano mo naman sasabihin sa amin na tama ang sinasabi mo, inagsisinungaling ka sa tunay na katuruan ng Katoliko. Minamali mo ang katotohanan, pinagpapasinungalingan mo. Hamakin mo, ha, magkiklaim pa siya. At tapos magpapahayag pa siya, mali-mali pa yung kanyang payag. Unang-una pa lang, introduction pa lang, no? Mali na. Pare daw si Mr. Curious. Mali na. Tapos sabi niya, nagsabi daw si Mr. Curious na ginagalang yung idols. Mali rin. Hindi naman sinabi yung ganun. Kita nyo, mga kapatid, kung tayo po ay patuloy na makikinig po sa mga kasinungalingan ng maraming kaibayo sa pananampalataya, ay patuloy po tayong madadaya. Kaya wag po tayong palagi na lang, no, na parabang, kasi meron tayong nakikilala na okay lang makinig sa ibang sekta ng pananampalataya. Ewan ko lang, bakit nga ba okay lang para sa kanila? Pero ang sinasabi mismo ni San Pablo ay magkaiba, no? Sa katotohanan. Ito yung sinasabi mismo ni San Pablo, ang kanyang warning mismo sa ikalawang Korinto 11. Sumula natin yung pagbabasa sa Kapitulo 3. Ito po, mga kapatid. Ngunit nag-aalala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo, tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Paano nalinlang? Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Hesus kaysa sa ipinangaral namin. Tinatanggap ninyong espiritu at aral na iba sa itinuturo namin sa inyo. Dito po, mga kapatid, sa sinasabi nitong ibang Hesus, no? Meron akong nakausap na karaan sa aming mission ay sabi niya, itigilan natin yung
yung mga banggaan ng mga argumento kasi parehong Hesus, parehos naman yung Hesus na ating pinaglilingkuran, parehas lang yung Diyos. Sabi ko sa kanya, ako ay talagang I beg to disagree, no? Talagang malaking pagtututol ko diyan, mga kapatid. Bakit po? Iba kasi yung Hesus ng ibang sekta ng pananampalataya. Iba rin yung Hesus ng Katoliko. Ang Hesus ng Katoliko ay tunay na Hesus. Ang tunay na Hesus na nagtatag mismo ng simbahang Katoliko. Sino man ang magpapamali na, na si Jesus Christ ang nagtatag ng simbahang Katoliko, ipakita niya sa anong reference yan. Paano mo mapapatunayan sa akin na hindi si Jesus Christ yung nagtatag ng Katoliko kasi meron kaming reference na pinanghahawakan. At napaka-klaro naman po mga kapatid na, na sinasabi din dito sa ikalawang Korinto 11:3-4 na huwag tayong magpadaya, no? Kasi at huwag tayong basta-basta na lang natatanggap ng kahit na sino man na mangangaral ng ibang Hesus sang sa ipinapangaral po, no? O na ipangaral na po sa atin. Huwag tayong papayag ng ganoon mga kapatid. At tagdagan natin, no? Ano pang kanyang idudugtong nito? Sabi kasi nating paggalang guys to make yung bang respect, you give adoration. Yun kasi yung Okay, ganun pala. Kaya pala ang paggalang sa kanya kasi adoration. Kaya pala hindi nakakaunawa ang kapatid natin dahil ang definition ay mali rin. Ang definition ay may problema rin. Ang definition ay may diferensya rin. Ginawa pa namang adoration ang veneration. Ginawang adoration ang respect. Grabe. Grabe. Grabe ka mali ang kanyang pagkakaunawa po mga kapatid. No? Dito lang ay dito pa lang ay makikita na natin kung bakit nga ba hindi kayang unawain o hindi maunawaan ng taong ito ang katotohanan. Bakit nga ba? Yun ay dahil mismo hindi niya nauunawahan kahit yung definition lamang, yung pinakasimple. Respect, gagawin mong adoration. Kailan nangyari na ang respect o respeto ay naging adoration? No? Yung veneration, ginawa mong adoration. Kailan nangyari yun? Sa kanya lang yun mga kapatid, no? Na ang veneration ay naging adoration, ang respect ay naging adoration. Grabe, grabe. Sige nga. Bang salin or pagkakasalita sa paggalang or you bow down before them kasi nga gumagalang ka, hindi ko, 'di ba? Kung gagalang ka, nagbabaw ka. O kung titingnan kasi natin guys, balik talaga. Yan. So para sa kanya mga kapatid, kapag nagbow down daw, ibig sabihin noon ay gumagalang ka, nagwo-worship ka, nagsisimba ka na kapag may nagbabow down. Okay. So ganun pala 'yon. So, ibig sabihin pala, mga kapatid, kapag kayo ay haharap sa entablado at kayo ay nagtutula, huwag kayong magbabaw kasi sinasamba niyong mga tao niyan. Kung nasa contest mo po kayo, huwag kayong magbabaw. Huwag kayong magbabaw kasi para sa kanya yan, ha? Interpretation niya, pagsamba na yan. Kung meron mang nalaglag sa lupa, huwag kang yuyuko kasi pag yuko yung bow down yun, eh. Huwag kang yuyuko. Huh? Hayaan mo lang na kusang umakyat yung nalaglag sa lupa. Na example, pinaka-importante sa iyo, meron kayong exam, nalaglag yung ballpen mo sa lupa, huwag ka nang yuyuko kasi kapag yumuko ka, bow down yun. Kapag yumuko ka, kukunin mo yung ballpen mo, sinasamba mo na yung ballpen mo. Yan ang kanyang konteksto. Yan ang kanyang interpretation dyan, mga kapatid. Kaya, malaking pagkakamali po na tayo po ay maanib sa mga ganito. Kapag tayo po ay naanib sa mga ganito, mga kapatid, nako, hihina talaga yung ating logic. Hihina yung ating pagkakaunawa, ay kumusta na lang tayo niyan. Ano yung mangyayari sa atin pag nagkaganyan po mga kapatid? Kawawang kawawa tayo niyan. Kaya palagi po tayong mag-ingat, palagi po tayong magsuri, at palagi po nating panatiliin na tayo ay connected sa simbahan. Dahil kapag lumabas na po tayo sa simbahan, therefore, nako, baka magkatotoo yung sabi ni San Pablo na talagang merong kung sino-sino lang na pinapapasok natin sa ating mga bahay at nangangaral sa ibang Hesus. Iba kasi yung Hesus sa ibang reliyon eh. Okay? So yan po mga kapatid, sana ay nakapulutan po natin ng aral ang pagkakataong ito. At sana po ay ibahagi nyo rin po ang videong ito kung saan po kayo ngayon nanonood at nakasubaybay. Muli no, nakalive po tayo ngayon sa Katotohanan at Pag-usapan, Facebook at YouTube. At muli po mga kapatid, ito ang inyong abang lingkod, Brother Romel A. Palma ng Katotohanan at Pag-usapan. At maraming salamat po no, sa Diyos po ang lahat ng papuri at kadakilaan, magpakailanman.